Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga'y natanggap ng Dallas Mavericks ang talo sa kanilang Game 1 matchup laban sa OKC Thunder. Last series laban sa Clippers ay tinambakan nga sila sa Game 1. At ito na nga mga kaibigan ang ikalimang sunod na Game 1 ng Dallas Mavericks kung saan sila ay palagi natatalo. This is nothing new, ngunit madalas nga silang bumawi sa Game 2. Nagpapakita lang nga ito ng galing ni Jason Kidd at ng kanyang coaching staff na mag-adjust. Si Luka ay nagkalat sa game kahapon. Nagtala lamang siya ng 19 points, 6 rebounds, 9 assists and 5 turnovers on 6 of 19 shooting sa field, 1 of 8 sa 3-point line at 6 of 10 naman sa free throws. Matindi ang depensa na pinakita sa kanya ni Lu Dort at ng buong team ng OKC Thunder. Ngunit one-on-one matchup, kung nanood ka nga ng game kahapon ay hindi naman ito yung tipo na nahihirapan talaga ng sobra si Doncic sa kanyang mga tira. Maganda ang kanyang looks na nakukuha. Makeable shot kumbaga, sadyang hindi talaga ito pumapasok. Iniisip ng iba ay lumalala na ang iniinda na injury ni Luka Doncic sa kanyang tuhod. Well, posible. Ganun pa man ay hindi nga ito ginawang rason ni Luka, so hindi nga natin yan isasama sa mga dahilan kung bakit sila natalo. Unang adjustment na kailangan gawin ng Mavs ay ang mag-ingat sa mga foul. Mahirap nga makakuha ng momentum sa home court ng kabilang team. Subalit mas mahirap nga makakuha ng momentum kung pa konti-konti ay nahihinto ang game at mag-free throw si SGA. Ang mga fouls na ito ay malaking dahilan din kung bakit nahirapan ang Mavs sa opensa. Ang kanilang third leading scorer PJ Washington ay 9 minutes lamang nilaro sa first half dahil sa tatlong foul. Ang naging X-factor nga sa OKC ay si Chet Holmgren. Siya nga ay isang modern big at tila ba masyadong nasanay ang Mavs kay Zubac na traditional big na sa pinta mo lang kailangan bantayan. Ang pick and pop kay Chet Holmgren at kakayahan nito na magdala ng bola at gumawa ng mga mismatch ay isa sa mga bumasag sa depensa ng Dallas Mavericks. Sa palagay nyo ba ay may tatabla ng Mavs ang series sa Game 2 o mababaon sila sa 2-0? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Donovan Mitchell. Ayon sa multi-time All-Star ay championship or bust ang kanyang mentality. Habang iniiwasan naman niya mga tanong tungkol sa posibleng contract extension sa Cleveland Cavaliers. In the first place ay ayaw nga mapunta ni Mitchell sa Cavs. Ang gusto niya ay sa New York Knicks o kaya naman sa Miami Heat noon. Ganun pa man ay trade ang naganap sa Utah Jazz at wala siyang control dito. Inaasahan ng mga executives na kapag napauwi ng Boston Celtics ang Cavs ay hihingi na ng trade si Mitchell paalis ng Cleveland, lalo na't hindi nga daw ito nabibigyan ng tulong ngayong playoffs. Sa last 3 games nga ng Cavs ay 40.6 points per game ang kanyang average, ngunit isa lang nga na ipanalo nila dito. Matapos ang next season ay may player option si Mitchell at halos tiyak nang aalis siya sa free agency. Kaya naman posibleng mapilitan talaga ang Cavs na i-trade siya upang may makuha silang kapalit at hindi lang ito aalis sa free agency ng ganun na lamang. Saan nyo ba gustong mapunta si Donovan Mitchell?